Masakit para sa mga fans at milyong-milyong followers ng Itbulaga ang hindi nito pag-ere kanina sa telebisyon at nagbigay lang ng pahayag ang grupo ni Tito Vic and Joey na nagpaalam nga sila ng formal na iniwan na nga ang tape management na kung saan ay ang producer ng Itbulaga. Kaya naman samot saroy ang mga experiences at pati na rin ang mga ipinakita ng mga taong naging bahagi ng Itbulaga dahil sa loob ng 44 years ay nagbigay nga ng maraming panahon at pasaya at saya ang Itbulaga sa buong Pilipinas. Umabot pa ito sa Indonesia, nagkaroon nga ng franchise pero dumating din ang panahon na natapos ito. Kaya naman ayon sa mga netizen, dahil sa dami ng buhay na binago ng Itbulaga at mga taong napasaya nito, nakakalungkot ang balitang nagpaalam na nga ito sa telebisyon. Pero umaasa naman ang mga netizen sa pangako ng Tito Vic and Joey na muli silang i-ere pero wala pang ang final na TV station kung saan sila mapapanood. Sa puntong ito ay pansamantalang hindi muna i-ere ang show habang inaayos muna ang mga legal na issue nito. Pero marami rin ang tina naapektuhan, hindi lang mga kapuso at GMA7, pati na rin ang mga kapamilya at star na nagbigay ng kanilang hinaing at mensahe sa nangyaring ito. Ayon kay Pauline Luna, maraming salamat Itbulaga. Nagbigay din naman ng mensahe si Shain na magdayaw at ipinakita nga ang kalungkutan niya sa nangyaring ito. Pati na rin ang komedyante na si Marisa Sanchez. Sa post ni Maine Mendoza ay sinabi niya ang ganito, "Hanggang sa muli, Dabber Cuds. Maraming salamat, Itbulaga 1979. Nag-comment naman si Maha Salvador at sinabing Yakap 6. Sa puntong ito ay naalala ng mga netizen na minsan ding naging part ng Itbulaga si Maha pero nag-resign nga ito dahil na rin sa nalalapit niyang kasal. Nag-comment din ang Kapuso star na si Camille Prats, pati na rin si Diane Medina. Hindi din pinalampas ni R.C. Munoz ang mag-comment at malungkot nga sa balitang ito. Si Mr. Pure Energy Gary Valenciano na kapamilya ay nagsabi rin ng ganito, "This is heartbreaking." Nandun din si Vina Morales na naging part na rin ng Itbulaga noon at isa na ngang kapamilya ngayon. Comment naman ng isang netizen, "Guys, nagpaalam ang EB sa Tape Incorporated pero tuloy pa din ang Itbulaga sa ibang channel at may new management na. Pag ganyan ang management, buti pa nga mag-iwahiwalay na sila kasi for the last how many months din sila, lahat sila na stress lalo na ang TVJ mentally draining na. At ang management toxic na, sana kasi ang producer na lang ang TVJ at si Mr. T para wala nang sisipa pa sa kanila in terms sa pamamahala. Well, I can only wish good luck sa Itbulaga at sa lahat-lahat ng staff and crew. Sana magstay silang lahat pati host, walang magtanggal sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan ng work ng iba sa kanila para sa pamilya nila." Ayon sa mga netizen, wala talagang permanente sa mundong ito. Matatandang ilang taon na rin walang prangkisa ang ABS-CBN pero good thing na nagpapatuloy pa rin itong gumawa ng mga show at naipapalabas nga sa ibang telebisyon at pati na rin sa social media. Umaasa naman ang mga netizen kahit both Kapuso and Kapamilya ay patuloy na nagbibigay ng parangal at pagmamahal sa Itbulaga na talaga namang sa loob ng 4 na dekada ay nagbigay ng saya mula apari hanggang hulo.